Sa tahimik na bayan ng Mulanay sa probinsya ng Quezon, may isang bundok na nababalot ng misteryo. Halos walang nangangahas na pumasok dito noon. Bukod sa mataas at matarik, nakakapangilabot ang mga higati nitong balete. Masukal na kagubatan at naglalakihang mga langgam. Pero may isa pang sikreto ang bundok na ito. Mga kakaibang hugis ng bato na sinasabing likha ng mga sinaunang tao. Papunta tayo ngayon sa bundok ng Kamhantik. Ito yung pinakamataas na bundok dito sa Mulanay, and in fact, pinakamataas na bundok sa buong Bondok Peninsula. Alam naman natin sa kultura ng ating mga ninuno, yung mga pre-colonial Filipinos, pagdating sa mga bundok, sagrado talaga yan. Maraming mga rituals at maraming mga paniniwala surrounding the highest mountains in any area. At hindi yan iba dito sa bundok ng Kamhantik. Makalipas ang ilang minuto, napilitang tumigil ang aming jeep. Mukhang hindi nakakayanin ito ng sasakyan natin, so ang pagaganahin na natin ay ang ating mga paa. Sa simula, animoy pangkaraniwang bundok lamang ang Mount Kamhantik. Pero habang lumalalim sa kagubatan, lalong nagiging masukal ang daan. Ito! Maya-maya pa, nakilala ko ang mga kakaibang nilalang ng bundok na ito. Iba't ibang kulay ng hantik o mga gahiganting langgam na may malalaking pangil sa kanilang nguso. Yan yung mga hantik na malalaki, na may mga fangs siya na malalaki. Kaya ang tawag dito sa bundok na ito ay bundok ng Kamhantik, kampo ng mga hantik. Sabi nila, kapag kinagat ka daw nito, sa sobrang sakit lalagnatin ka raw. Protected area ang Mount Kamhantik, kaya halos di nagagalaw ang mga puno at halaman dito. Sobrang masukal na dito sa lugar na to at kailangan mag-ingat tayo kasi yun, may mga tinik-tinik. Ano to eh, ratan? Ratan yan. Tapos matalas ito. Susugatan ka. Maging ang mga mangangaso, pinaniniwala ang sagrado ang bundok na ito, kaya hindi sila nangangahas na basta-bastang pumutol ng puno. Yung sabi dito, may mahiwaga ang bundok na ito. Oo. Nakakakita dito ng tubig. Oo. Puntahan mo naman, wala na. Wala na? Oo. Kasi magatuwid, talagang mayroon na himala. Dito? Dito sa bundok na ito. Oh my God! Look at that tree! Ang laki! Mahigit 300 taon na raw ang tanda ng baleteng ito. Ang mga ugat, singlaki ng sanga ng mga karaniwang puno. Pero may napansin pa akong mas kakaiba sa punong ito. Sa ilalim ng mga ugat, may mga malalaking tipak ng bato na may mga kanal na nagsasanga-sanga. Natural na likha kaya ito ng kalikasan
o sadyang inukit ng tao. Parang sa loob ng balete, meron ding kanal. Nauna yung kanal bago tumubo yung balete. Ang sakit. Ba't ang kati? Uy, ang kati. Tsaka ito parang ano? Stinging, parang... Parang nakakapasok. Parang may mga kumagat sa akin. Sheesh! Shoot, ang kati! May iniindamang sakit, sinubukan naming sundan ang mga nagsasangasangang kanal at dinala ako nito sa loob mismo ng ugat ng higanting balete. Pagdating sa kabilang bahagi ng bundok, halos puro limestone na ang aming nilalakaran. Ang limestone ay isang uri ng bato na madalas makita sa mga kuweba. Ilang minuto pa, nagulat ako sa aking nakita. Ito talagang alam mong hindi na to natural kasi... Wow! Rectangular eh! Rectangular! Hindi naman ganito ang... limestone eh. So ito mukha talagang kinot siya talaga. May bilog siya dito. Napansin ko rin na may mga butas sa paligid ng parisukat na hugis ng bato. Ayan oh, kitang-kita mo yung pagkakaukit. Bilog na bilog ang pagkakaukit sa bawat butas. Konting lakad pa. Meron pa dito. Ganun na naman! Rectangular, tapos meron na namang post hole sa tabi. 1, 2, 3, there's another one here. 4. Laging may malaki, tapos may tatlo na magkakapareho ng sukat kasi laki ng kamay ko. Tapos gano'ng kalaki itong... Tingnan natin kung pareho yung size ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compare natin siya dito sa isa dito. Ganun din ba? Gano'ng kalaki yun nandito? Mas maliit ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareho lang siya, ma'am eh. Pareho siya ng length. Tapos, may mga poste rin ba siya? 1, 2, 3. Tapos ito yung malaki niya. 4. Parang may pattern. Parang siyang may pattern. Si Lolo Vicente ang isa sa mga pinakamatandang mga ngaso sa Mulanay. Matagal na raw palaisipan sa kanila ang mga batong may kakaibang hugis. Pagkaalam namin, ito yung libingan kung tawagin dito nung araw. Yung libingan ng mga engkanto, kung tawagin dito sa aming engkanto. Yung malalaking taong mga ngaso sa bundok. Bakit naman po naisabi ninyong engkanto? Ay paano? Wala dito pumapala itong mga... Tulad natin mga tao. Kundi ang karamihan dito, mga taong damo, ganun. Kaya naisip namin, ito'y libingan talaga ng mga taong engkanto. Maya-maya, isa pang bato na itsurang libingan din ang tumambad sa amin. Sa bilang ni Lolo Vicente, aabot daw sa 17 ang mga batong animoy nicho na matatagpuan sa bundok ng Kamhanti. Halos lahat sa kanila, pare-pareho ng sukat at butas sa paligid nito. Sino ang gumawa at umukit sa mga batong ito? Ito nga ba'y libingan o nicho? Pero, ng ano? Music.
1998, nagtayo ng cell site sa bundok ng Kamhanti. Sa kanilang paghuhukay, mas marami pang misteryosong bato ang natuklasan. In 2011, dinayo ng National Museum at ng ilang local at international media organizations ang Bulanay para imbestigahan ito. Isang taong naghukay ang mga archaeologists. Hinala nila, posibleng libingan ito ng mga sinaunang tao noong panahong hindi pa tayo nasasakop ng mga Kastila. Usapan namin ang posibleng nilagyan ng mga poste-poste. Kasama si Thelma Ro sa mga tauhan ng National Museum na unang nagpunta sa Mulanay. Bilang scientific illustrator, iginuguhit niya kung ano ang posibleng itsura ng mga hukay noon base sa mga ebidensyang nakita ng mga archaeologist. Nung nireconstruct ito ni Ma'am Thelma bilang isang scientific illustrator, ganito siguro ito nung sinaunang panahon. Ito yung tomb na merong elevated na parang ulunan dito. Tapos may dalawang poste, 1, 2. Tapos merong poste doon sa may paanan. Bakit po may poste? Bakit po magkakaroon ng poste? Lalagyan ng ano po ito? Mga offerings nila. Possible, possible na offerings. Mga banga. Dahon, prutas. Oo. Kasi yun ho ang tradisyon. Hanggang ngayon nag-o-offer tayo. O kaya may pabaon sa patay. Pero kung totoo ito, bakit may kanal at butas sa paligid ng nicho? Yung mga holes po na yan, na posibleng nilagyan ng mga poste-poste. As a shelter o nilagyan ng kanilang alay o ilaw. Ilaw. Mga kahoy o kawayan. Tapos pinatungan ng mga potteries. Kaya lang ang kanal pong ito, sabi nga ni Dr. Lison, pwede rin naanuhan ng tubig kung umuulan para hindi siya mabasa. Oo, pumasok. Pati ang mga ugat ng malalaking balete pinag-aralan din ng grupo mula sa National Museum. Doon sa ugat ng mga malalaking punong kahoy doon, mga nitsong nasa ilalim noon. At doon sa mga nilumot na at akala natin ay basta bato na lang, yun ay mga nitsong na ito'y itinago ng gubat na talagang hindi nagagalaw. Base sa mga pag-aaral, sa mga kuweba, bundok at malalaking puno, madalas inililibing ang labi ng mga sinaunang Pilipino. Sa upland, diyan natin makikita yung mga sacred ground nila ay nasa bundok, no? Nasa kuweba, nasa malalaking puno ng kahoy, ganyan, nasa tapat ng malalaking bato, yan, no? So, yun ang ginagamit nila. O kaya yung mga rock crevices, no? Doon sinisiksik nila yung kanilang mga patay o yung mga jars. Okay? Kasi may paniwala din sila na yung mga crevices na yan at yung kuweba ay representation ng netherworld, no? Daigdig ng mga patay. Ito yung sinapupunan ng Mother Earth, no? Sa paghuhukay ng mga archaeologist, ilang kalansay at bungo ng tao ang nahukay nila. Pira-piraso na ang mga ito, pero nakadikit pa sa panga ang ilan sa mga ngipin ng bangkay. At nang ipasuri raw nila ang isa sa mga ngiping ito, mahigit 1,000 taon na raw ang tanda ng naturang specimen. Pero kung totoong libingan ng mga ito, nakapagtataka ito ayon sa ilang eksperto. Karaniwan kasing naglilibing ang mga sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng paglalagay ng kalansay sa banga o di kaya sa mga kahoy na hugis bangka at hindi sa mga nitsong yari sa bato. Simula pa, ang una nating makikitang ebidensya dyan yung jar burial practices, no? Yung paglilibing gamit ng banga. At yung ilan sa mga nakita natin dyan ay iniayos in fetal position, no? Kaya nagbibigay ito ng indikasyon na yung paglilibing sa banga, no, ay parang paniwala ng pagbabalik, no, pagbabalik sa sinapupunan. Okay? Especially yung jar ay courting womb.
Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa bundok ng Kamhanti. Makalipas ang ilang minuto, isang malaking bato ang nakita ko sa gilid ng bangin. At tulad ng aking hinala, may mga pamilyar na butas at parisukat na bato rin sa ibabaw ng malaking limestone. Nag-research ako sa ng mga ancient burial sites in other parts of Asia. May na-research ako yung tinatawag na Aik Renung. This is an ancient burial site found in Indonesia. At tingnan mo yung itsura niya. Parehong-pareho siya ng itsura nito. Kung titingnan mo to, may mga poste-poste siya at may mga bilog-bilog din sa paligid ng burial site. Ayan o, may mga bilog-bilog. So, like this one. Like this one. Tapos may mapapansin mo na nakalagay din siya sa taas ng isa pang mas malaking rock. Ang kaibahan nga lang, may takip ang mga sinaunang nicho na natuklasan sa Indonesia. Pero ang Samulanay, wala. Sarcophagus kung tawagin ang ganitong klase ng paglilibing, isang tradisyon na nagmula sa Egypt. Limestone ang karaniwang gamit sa mga sinaunang nicho dahil madali itong ukitin at nagiging parang simento kapag inilapat sa isa't isa. Normally, may lid. Dapat may. Kasi ang idea nun, ipreserba ang patay. Hindi mo mapipreserba kung walang lid. Huwag ka na mag-sarcophagus, ibaon mo na lang sa lupa. Dapat airtight eh. No? So para matagal, no, mummify yung patay. Kung totoong sarcophagus o ancient stone coffin ang mga natuklasan sa Mulanay, ang tanong, nasaan ang takip nito? Sa mahigit isang taong paghuhukay ng mga archaeologists sa Mulanay, hindi lang mga bungo at kalansay ang nakita nila sa paligid ng mga sinaunang nicho. Pero ang pinakamahalagang parte ng sarcophagus o nicho ay ang limestone na takip sa itaas ng libingan na hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Ang hinaharap ngayon ay yung isa sa malaking magandang bahagi at importanteng bahagi ng mga nicho, ng mga tomb. Ito yung mga takip. Yun ang nawawala. Anong hinala niyo po? Yung mga treasure hunters, nagmamadali ng panahon na yun, binungkal na lang, mabilisan, may mga nabasag, hindi na nila binigyan ng halaga, itinapo na lang, pati yung mga nandun sa loob ng nicho ng mga kalansay, wala, pinalangga lang na itinapo na lang. Katunayan ng umakyat ako sa bundok ng Kamhanti, ilang beses kaming nakakita ng mga pira-pirasong banga at palayok sa paligid. Ito yung kaya may design, oh. Ayon sa mga taga rito, hindi archaeologist ang nauna sa hukay sa Mulanay, kundi ang mga treasure hunters na naghahanap ng ginto. Hindi naman sila aware, wala naman silang pakialam. Noong unang pumunta rito, ang purpose lang nila yung Yamashita, mga ganun nung araw. Tapos yung iba, yung nabalitaan ng itong lumang libingan, ay ang ginagawa nila yung sa mga treasure hunter na may iba pa silang purpose na may mga ginto doon sa tabi ng mga libingan. So pinaghuhukay ngayon? Pinaghuhukay nila yon. Mahigit 10 nicho ang aming nakita sa bundok ng Kamhanti. Lahat pare-pareho ng sukat. Kung totoo ngang libingan ito ng mga sinaunang Pilipino, importanteng mahanap kung nasaan ang sinaunang komunidad. Sa Quezon pa, makikita natin dyan, may mga rice terracing dyan eh, no? So yan yung mga early practices
nung pag nag-agriculture, no? So yung lupa diyan ay mataba, no? Tapos maraming source ng tubig, kaya hindi malayo, no, na may settlement diyan. Alam naman natin na ang lahat ng mga sinaunang komunidad nagsisimula malapit sa isang river, malapit sa isang body of water, malapit sa dagat, nasa coastline. Tanong, meron ba ditong malapit na body of water? Kuya, meron po bang ano dito, malapit na ano ng tubig? Tipong bukal or ilog or malapit sa dagat, ganun. Bukal lang dyan sa baba. Makalipas ang isang kilometrong paglalakad, isang asul na tubo ang napansin kong nakabaon sa lupa. Oh, may tubo dito. Parang tubo to ng tubig. Sinundan ko ang pinanggalingan ng tubo. At dinala ako nito sa ilang konkretong tangke. This must be another spring. Nakalaki, pero maririnig mo na may tubig na bumubukal doon sa loob. Ang sabi nila, ito na raw yung ginagamit ngayon ng 70% ng Mulanay na water nang gagaling na raw dito. Kung totoong may libingan ang mga sinaunang tao sa tuktok ng Kamhantik, hindi malayong sa paanan nito sa tabi ng ilog at bukal, minsan tumira ang sinaunang komunidad. Sa ngayon, tanging sa mga bato at artifacts na lamang nabubuhay ang bakas ng sinaunang kasaysayan ng Mulanay. Sa kasamaang palad, ilan sa mga bakas, pinagsamantalahan na ng iba. So kahit disturbed site, pinipilit ng archaeologist na maging ma-reconstruct pa rin. Ma-reconstruct. At baka meron pa rin in situ site na matamaan. What do you mean disturbed site? Kasi naransak na po ito ng mga bat hunters. Kailangan maging maingat pa rin sa paghuhukay. Baka sakaling meron pang hindi sila na... At saka malaman kung alin yung luma talaga at alin yung bago na lang. Kasi posibleng yung ilan dito sa mga nakita dito, kung kunyari bones or ng animals or whatever, pwedeng dinala na lang doon. Or pwedeng kumain doon. Oo, may kumain or recently lang namatay doon, tapos doon na lang nalibe. So hindi natin sigurado kung talagang sinaunang panahon lahat sila. Sa kabila ng banta ng mga treasure hunters, naniniwala ang mga taga-Mulanay na marami pang lugar sa Kamhantik na hindi pa nagagalaw at patuloy na ikinukubli pa ng mga ugat ng balete. Hopeful kami kasi ang laki ng lugar nito, nasa 5 hectares. Mm-mm. Then yung nakamapa, nakagrid pa lang sa National Museum is 1,000 square meters. Mm-mm. So malaki pa yung posibilidad nito. Halimbawa itong area na ito. Mm-mm. Saka yung area doon sa baba, tapos yung nakita natin doon sa baba. Sana meron pa doon na naiwan. Sana meron. Ang problema, pansamantalang tumigil sa paghuhukay ang National Museum. Kung anong dahilan, hindi pa nila masabi. Dasal ng mga taga-Mulanay, sana magpatuloy muli ang pag-aaral bago tuluyang mabura ang bakas ng nakaraan. Matagal nang paniniwala ng ating mga ninuno na ang mga gubat, kuweba at bundok ay lagusan tungo sa kabilang mundo. Sagradong himlayan, pabalik sa pinanggalingan.
Marahil para sa iba, wala nang puwang ang ganitong paniniwala. Nagbago na ang panahon at pati ang ilan sa ating tradisyon. Pero naniniwala ako na sa gitna man ng modernong panahon, ang mga gubat, kuweba at bundok ay dapat ituring pa ring sagrado. Mga sagradong lagusan ng nakaraan, himlayan ng kasaysayan at tulay sa ating pinanggalingan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.